So, yung guys, nakapainit na ako guys ng mantika. Ayan, this is the seafood. Ang tawag namin nito sa probinsya guys ay baloko. Style fried chicken guys. Subukan natin guys. Kasi naalala ko si ate ko mahilig dito gumawa sa bahay nila. Video guys ay isa lang masarap na recipe ang i-share ko sa inyo guys. Ayan. Ito guys, ano sa hula nyo? Ito, ano ba ito? Okay. Ito guys ay ganito. Seafood guys. Ang tawag nito guys sa probinsya ay baloko. Ayan. Dala to ng in-laws ko. Galing probinsya. Madami siya guys. Fresh. Dala silang fresh. Okay. Fresh ito dahil dala. Diba? Fresh. Tapos ang ginawa ko ay kasi malamang kahapon na bagong huli yan. So, ang ginawa ko, binoil ko siya ngayon, guys. Pinakulo ko siya isang kaldero. So, ito, nakaready ko na to guys. Naipo-frozen ko na to para ma-preserve, okay? And then, this one, I'm going to make a fried chicken like. Ayan. So, ayun, pag nakakita kayo sa palengke, na seafood na ganyan, ang tawag niya sa probinsya ay baloko. Ayan. So, nag-ready na ako ng, ano, ng mainit na kawali. Tapos, ano, mantika, okay? So, punta na tayo guys, magprito na tayo. Guys, nakapainit na ako guys na mantika. Ayan, this is the seafood. Ang tawag namin ito sa probinsya guys ay baloko. Style fried chicken guys. Subukan natin guys. Kasi naalala ko si ate ko mahilig dito gumawa sa bahay nila. Pero masarap din tong ginagata. Next time yung natira, gataan ko yun. Sige, yan. Fried baloko. Mamaya, mag-react si Shasha dito. How's the taste of fried baloko? So, yun guys. We're frying na, guys. Baloko. Seafood. Frying seafood. Ano kaya English nito, Tay? Hindi ko kasi alam yung English nito. Papataste check natin guys, Shasha, mamaya. Pero guys, lutong-luto dapat yung seafood na yan. I mean, pinakuluan, boiled maigi. Bago natin lutuin for another. Kasi may mga case daw na nakakadelikado sa tao pag hindi siya lutong-luto. Okay? Like other fish naman, diba? Ganun. So, dapat lutong-luto siya. Ayan. Binoil ko muna siya. Tapos, drain ko siya guys para yung water retention doon sa ano niya, after mapakuluan, ay matanggal. Tapos, ayan, nilagyan ko ng harina. Ano siya? Frying seafood. Guys, I flipped the other baloko already, guys. Ayan. Na-flip ko na siya doon. For sure, mataas to, guys, sa cholesterol level. Kaya sa mga mahilig sa seafood, guys, ingat-ingat lang tayo. Ako, hindi ako masyado mahilig sa seafood talaga, guys. Sabi ko kay Mr. ko, hindi ako masyadong makain sa ganyan. So, yung guys, luto na to, guys. Enough ko na yun, oh. Wala na siyang apoy. Enough ko na siya. So, yun. Parang ang sarap niya, guys. Nakakatakam. Bagay natin kay Miss Trainer. Para ma-strain yung mantika. Ayan. First time ni Shasha makakatikim nito. Hindi ko alam. Magkano kilo nito tayo nga sa market tayo? Parang mahal din ito eh. Mahal lang kilo nito guys sa probinsya. Siguro ko this also cost mga 150 kilo. Noon. Yun, oo. Kasi sifo, diba? Mga 150 kilo nito sa probinsya eh. Kasi yung ate ko, yung mister niya, mahilig bumili nito. Noon. Tapos masarap din ito guys, gataan. Abangan nyo guys, yung lulutuin ko nito na ginataan. Okay? So, eto na siya, guys. Tinikman ko na siya, guys. Ang linam-nam. Sobrang masarap. Crispy din siya, guys. Nakakatakam. Siguro masarap din sa usapan ng suka or what. Yan ang tawag dito, guys. Seafood. Baloko. Baloko yan. Mainit. Sobrang init. Okay, thank you so much, guys, for watching. Please don't forget to like and subscribe and share. Kanina hindi ko na na-video na fresh pa siya. Pinakuluan ko na kanina. Kasi ang first step ko nito guys, pinapakuluan ko.
sa may asin. And then, boil talaga ng sobrang lambot. And then, ayan. Nilagyan ko ng breading mix and then I fried like a fried chicken. Okay? So, bye guys. I hope nakakuha kayo ng idea with regards to this baloko. I-research nyo na lang guys. Para ka siyang clams. Clams are, sabi ni Mr. Kumahaba daw yung pinanggagalingan ito ng shell.